Sa panahon ngayon, kasama na sa ating pang-araw-araw ang paggamit ng cellphone. Hindi kompleto ang araw natin kung wala tayong nagagamit na mobile phone. Sa videong ito, alamin natin kung ano-ano ang mga latest and officials and rumors smartphone na tiyak na pupukaw sa ating mga mobile phone users. Xiaomi Mi 11. Ang Xiaomi M2011 K2C or ang Xiaomi Mi 11 ay certified by 3C. Meron itong MDY 12EQ charger na support speeds up to 55 watts or ang kanyang fast charging features. Wala pang masyadong detalye about kay Mi 11, although may rumors na ito ay lalabas bago matapos ang taon. May confirmation na ito ang kaunahang gagamit ng Snapdragon 888 chipset katulad ng kanyang kapatid na Mi 11 Pro. At ito ay 5G connection supported. Bukod pa dito, ito ay may 120Hz QHD panel para sa Pro, ngunit wala pa itong informasyon kung ang vanilla version ay kapareho ng display. Ang battery capacity ng Mi 11 ay may 2,485 mAh sa bawat cells nito. At ito ay may dalawang cells, ibig sabihin ang smartphone na ito ay mag-hold ng 4,780 mAh charge. Huawei Mate X2. Ang next Huawei foldable device ay si Mate X2. Ito ay siguradong new device, hindi katulad ng update ng original Mate X papunta kay Mate XS. Ito ay fast charging standard 3C or CCC or China compulsory certification. At certified na ito ay 66 watts charging speeds, over 20% faster kumpara sa dalawang previous Huawei foldable phones. Katulad ni Mi 11, wala pang masyadong impormasyon regarding kay Mate X2. Maliban sa ito ay kaya mag-connect sa Wi-Fi 6 at ship with MIUI 11. Isa pang impormasyon na nag-leak dito ay may apat itong camera sa likod at dalawang facing forward kapag ito ay nakasara. Kapag ito naman ay nakabukas, ang selfie shooters ay hindi available. Sa halip na folding outwards at isang screen na hinahati sa dalawang maliit na display, ito ay fino-fold ng inwards katulad sa Galaxy Fold series. Nokia 7.3. Agresibo ang Nokia ngayon sa pagdagdag ng mga affordable 5G phone. Wala pang official announcement sa smartphone na ito, pero meron na itong unofficial preliminary specifications. Meron itong 6.5 inches display, 1080 by 2400 pixels or 405 ppi density. Gorilla Glass 3 protection with Android 10 OS, chipset based na Qualcomm Snapdragon 690 5G at may GPU chip na Adreno 619L. Ang internal RAM at ROM nito ay may variant na 6GB RAM, 64GB ROM at 6GB RAM, 128GB ROM. Posibleng apat ang camera nito sa likod. Isang 48MP sa main, 8MP ultra wide, 5MP macro at 2MP depth. At selfie camera na 24MP wide. Ang battery nito ay may 4,000 mAh non-removable with 18 watts fast charging. Nokia 9.3 PureView. Kalintulad sa naunang Nokia series, ang Nokia 9.3 PureView ay wala pang official announce pero meron na din itong unofficial preliminary specifications. Meron itong 6.7 inches display, 1440 by 2880 pixels, 481 ppi density. Gorilla Glass 5 protection with Android 10 OS. Chipset based na Qualcomm Snapdragon 865 at GPU chip na Adreno 650. Ang internal RAM at ROM nito ay may variant na 6GB RAM, 128GB ROM at 8GB RAM at 256GB ROM. Ang camera nito sa likod na may 108MP main, 8MP telephoto,
13 megapixel ultra-wide at ToF 3D para sa depth. Supported din nito ang video resolution na 8K at 30 frame per second. Ito ay may selfie dual camera na 20 megapixel para sa main at ToF 3D para sa depth. Ang battery naman nito ay may 5,000 mAh fast charging at fast wireless charging. Samsung Galaxy S21. Isa sa mga popular smartphone ay ang Samsung Galaxy series. Sa susunod na taon, inaasahan na ilalabas ng Samsung ang kanilang S series Galaxy S21 at ito ay may haka-haka na around January or February 2021 ang launching. Wala pang official specifications na nilalabas ang Samsung regarding sa flagship model na ito. Pero meron ng trusted source na ito ay may 6.2 inches flat display at integrated camera housing sa kanyang likuran. Ayon dito sa source na ito, ang S21 ay may dalawang variant storage room. Ang isa 128GB ROM at ang isa ay 256GB ROM para sa sport gray, white, pink at purple. Galaxy S21 Ultra. Samsung next generation of smartphone is Galaxy S21 Ultra. Katulad ng kanyang kapatid na S21, ito ay inaasahang ilalabas sa February 2021. Wala pa ding official announcement sa specification nito, pero inaasahan na si Galaxy S21 Ultra ay may bigger battery capacity at big megapixel camera with next generation of 5nm processor from Exynos. Ito din ay may expected ROM capacity na 128GB ROM, 256GB ROM at 512GB ROM para sa silver at black model nito. OnePlus 9. Isa sa mga mahabol ngayon sa market of smartphone ay si OnePlus Company. After launching the OnePlus 8 noong April at si OnePlus 8T noong October, inaabangan ngayon kung anong next OnePlus flagship ang i-release. Malakas ang rumors na ang flagbearer ngayong 2021 ay si OnePlus 9. Sa ngayon, wala pang masyadong impormasyon about the OnePlus 9. Pero inaasahan na ipagpapatuloy nito ang full codename team sa mga nagdaang OnePlus phone. Para sa inyong kalaman, si OnePlus 8 ay kilala sa tawag na instant noodle. Si OnePlus 8T naman ay kilala sa tawag na kebab. Ayon naman sa isang source, si OnePlus 9 ay tatawaging lemonade. Ayon din sa isang report, noong October, si OnePlus 9 ay inaasahang release sa middle month of March. So far, may mga leak na lumabas tungkol sa specs ni OnePlus 9. Ito ay may 6.7 inches display, 2400x1080p Full HD+, 120Hz refresh rate at inaasahan na ito ay may Qualcomm Snapdragon 875 or 888 chipset na may at least 8GB RAM and 128GB of UFS 3.1 storage. Galaxy Z Fold E or Z Fold Lite. May mga thread na lumabas regarding na ang Samsung ay maglalabas ng more affordable folding phones. At ang Galaxy Z Fold E or Z Fold Lite ay isa sa inaasahan dito. May mga usapan na ang Galaxy Z Fold Lite ay ilalabas kasabay ng Galaxy Z Fold 2 at Note 20 noong August 5, 2020. Pero ito ay na-postpone at inaasahan na i-release around 2021. May estimated price ito na around $1,000 or nasa 47,000 up to 50,000 pesos. Ang design nito ay posibleng nasa glass and aluminum with folding mechanism.
Dahil mas mura ito sa mga Galaxy Fold series, kaya maaaring isacrifice nito ang external display para mabawasan ang gastos sa build-up. Maaaring nasa 7.5 inches internal display ito na may AMOLED panel at posibleng gamitan ito ng Qualcomm Snapdragon 765 chipset base sa isang speculation na may 256GB ROM storage. Kung Snapdragon 765 ang gagamitin, ito ay may 5G supported dahil ang processor nito ay may 5G integrated. Contrary to that, may tweet si Max Weinbach na kapag ginamitan ng Snapdragon 865 si Z Fold Lite, wala itong 5G support at ang iba naman sinasabi na hanggang 4G lang. Pero siyempre, lahat ay pwedeng magbago. iPhone 13. Isa sa mga top-rated ngayon ng Apple devices si iPhone 12. Pero may usap-usapan sa Apple na ito ay maglalabas ng under-display touch ID system na maaaring katulad nito ang design ng iPhone 12 but reduce the notch on display. Hindi na bago ang mga leaks at rumors sa mundo ng technology. Of course, 2020 has not been a normal year dahil sa global situation. Instead, nilabas ng Apple ang iPhone 12 series last October 13 dahil dito mahirap pang hulaan ang pattern kung kailan ilalabas ang iPhone 13. Kung sakali magbalik sa normal ang pattern ngayong 2021, ang iPhone 13 ay maaaring ilabas sa September pero siyempre wala pa itong confirmation. Ano-ano nga ba ang posibilidad na itawag ngayon sa iPhone Year 2021? Bago pumasok ang taon ng 2017, madaling hulaan kung anong susunod na iPhone model ang tatawagin. Na magsimula sa iPhone 3G hanggang sa iPhone 8, ang Apple ay gumamit ng sequential numbers. Noong ilabas ang iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro at iPhone 12 Pro Max ngayong taong 2020, maaaring ang iPhone 2021 ay tatawaging iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro at iPhone 13 Pro Max kung susundin pa din ang pattern. Some speculation na ang specifications nito sa display ay katulad sa iPhone 12 na gumamit ng OLED display with 120Hz refresh rate. Wala pang rumors about sa kung anong camera ang gagamitin sa mga iPhone 13 models. Pero may hinala na ang mga tech analyst na magbibigay ng mas magandang camera setup sa mga Pro models. Ang iPhone 12 series ay gumamit ng 5G connection, kaya may posibilidad na gamitin din ito ng iPhone 13 series at patatakbo nito ng A15 chipset na may iOS 15 software. Xiaomi Mi Alpha Flip. Isa sa mga top grosser ngayon ang Xiaomi smartphone, kaya inaabangan ngayon ang ilalabas nilang Xiaomi foldable phone. At heto na nga, may leaks at patents na nagpapakita na ang Xiaomi ay talagang tinatrabaho nila ang devices na ito. Ayon sa isang passionate designers na tech configurations, ito ay tatawaging Xiaomi Mi Alpha Flip. Basically, inspiration nito galing sa Galaxy Z Flip at Moto Razr noong 2019. Isa itong 5G device na mayroong revolutionary hinge. Meron din itong masaganang camera sa likod na bibigyan ng 108MP main shooter, 12MP telephoto, 20MP ultra-wide at 12MP depth. So magkakaroon ito ng setup na quad camera na may 10x hybrid optical zoom. Ang main camera nito ay siya ding selfie camera. Kasama sa listed of specifications nito, ang huge 5,500 mAh battery with 65 watts fast charging capability with the Snapdragon 865 processor chipset, 12 or 16 gig of RAM DDR5 and up to 512 gig ROM internal storage.
So, ito na nga ang mga latest unofficials and rumors smartphone na abangan ngayong taong 2021. Malaki ang posibilidad sa mga modelong ito dahil sa mga leaks na naglabasan. Pero syempre, hintayin pa rin natin ang official announcement ng mga company nito. Kung naging interesado kayo sa video ito, please like, share and subscribe at i-click na din ang notification bell para updated kayo sa mga videos na aking ilalabas. Stay tuned para sa mga iba pang videos. Maraming salamat hanggang sa muli.